Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kultura'y sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayamanin. Pagkakakilanlan ay pagtibayi. MTV MLE sa radyo ay sumasahim papawid. Ito ang MTV MLE Radyo Eskwela. Magandang araw sa minamahal naming tagapakinig ng Radyo Eskwela. Narito kaming muli upang ihatid ang ating aralin sa MTV MLE para sa ikatlong baitang. Tayo'y makinig at sabay-sabay tayong matuto sa ating aralin sa araw na ito. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Terence Chris Arellano, ang inyong guro para sa radyo. Bago tayo magsimula, siguraduhin munang nasa maaliwalas at komportable kayong lugar upang maunawaan ninyong mabuti ang aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, hawakan ang module at sabay-sabay nating pag-aralan ang ating aralin para sa araw na ito. Kapit mga bata at dadalhin ko kayo sa mundo ng pagkatuto. Tara! Bago tayo dumako sa bagong leksyon, balikan muna natin ang inyong nakalipas na aralin. Ang gamit ng ekspresyon na gusto at umaasa. Ang salitang gusto ay ginagamit kung ang kaisipang ipinapahayag ay hindi maaring mangyari sa ating buhay. Halimbawa, gusto kong maging sirena. Samantalang, ang salitang umaasa naman ay ginagamit kung ang nais ay maaaring mangyari sa ating buhay o makatotohanan. Halimbawa, umaasa akong maging doktor. Malinaw na ba ang pagkakaiba ng ekspresyong gusto at umaasa, mga bata? Balikan natin ang sagot sa ating nakaraang pagsusulit tungkol sa paggamit ng ekspresyon na gusto at umaasa. Makinig mabuti at ibibigay ko ang tamang sagot. Piliin ang ekspresyon na dapat gamitin. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, tindera. Mahilig akong magtinda ng gulay, bigas, manok, prutas at iba pang mga kailangan ng tao. Ano ang tamang sagot? Tama. A. Umaasa. Ikalawa, wizard. Ako ay makapangyarihang nilalang na gumagamit ng mahika. Ano ang tamang sagot? Tama. B. Gusto. Ikatlo, tubero. Inaayos ko ang mga sirang tubo ng tubig. Ang tamang sagot ay tumpak. A. Umaasa. Dumako naman tayo sa ikaapat. Higante. Kilala rin ako sa tawag na dambuhala. Ako ay isang tao o nilalang na may napakalaking sukat at hindi pangkaraniwang lakas, taas o kabangisan. Ano ang tamang sagot? Tumpak. B. Gusto. At para sa ikalima, barbero. Ginugupitan ko ang mga taong may mahahabang buhok. Ang tamang sagot ay mahusay. A. Umaasa. Maligayang bati sa inyong lahat. Mahuhusay kayo. Para sa mga nakakuha ng mababa,
pag-aralang muli ang aralin at tiyak na sa susunod, mataas na ang inyong makukuha. Huwag matakot na sumubok muli. Ngayon, sabay-sabay nating pag-aralan ang ating aralin tungkol sa pangalang di konkreto o abstract. Handa na ba kayo? Halika at sabay-sabay nating suriin ang aralin sa module na pinamagatang Ramdam Mo Ba? Para sa mas mabisang pagkatuto, ating basahin ang tula at bigyang pansin ang mga salitang may salungguhit. Ang tula na pinamagatang Ang Brilyante sa panulat ni Maricel D. Cabasaan. Ang Brilyante ni Maricel D. Cabasaan. Ito ay isang bato, matatag at matibay. May lakas at tibay na walang kapantay. Nakapagbibigay saya at lungkot. Kapag nasa iyong kamay, ikaw ay may takot. Hindi mo maiintindihan ang iyong nararamdaman. Sa isip mo, ikaw ay magkaroon ng maraming kaibigan. Maraming sasakyan at makakabili ng mamahaling kagamitan. Ang bagay na ito ay nagniningning. Sa puso mo ay kaisayang damhin. Napakinggan niyo bang mabuti? Kung ganon, paano inilarawan ang brilyante sa tula? Tumpak! Ito ay isang bato, matatag at matibay. May lakas at tibay na walang kapantay. Ano ang iyong napansin sa mga salitang matatagpuan sa loob ng kahon? Saya, lungkot, takot. Nahawakan mo ba ang mga ito? O nalalasahan? Naaamoy? Nakikita? Naririnig? O nararamdaman? Magaling! Ang mga salitang ito ay hindi nahahawakan, hindi nalalasahan, hindi naaamoy, hindi nakikita, hindi naririnig, pero nararamdaman. Ano ang tawag sa mga salitang hindi nahahawakan, nalalasahan, naaamoy, nakikita, naririnig, o nararamdaman? Tumpak! Ang tawag sa mga ito ay pangalang di konkreto o abstract. Ano naman ang tawag sa mga salitang nahahawakan, nalalasahan, naaamoy, nakikita, o nararamdaman? Magaling! Ito ay pangalang konkreto o nahahawakan. May iba't ibang uri ng pangalan na dapat mong matutunan. Pero sa araw na ito ay ating tatalakayin ang pangalang di konkreto o abstract. Ang di konkreto o abstract na pangalan ay tumutukoy sa bagay na nararamdaman lamang at hindi nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan, o naaamoy. Katulad ng mga salitang saya, lungkot, mahal, galit, pag-asa, pasensya, pagkakaisa, pagmamahal, at marami pang iba. Maliban sa mga naibigay na halimbawa ng pangalang di konkreto, magbigay nga ng inyong sariling halimbawa nito? Magaling! Tandaan, ang pangalang di konkreto o abstract
ay tumutukoy sa bagay na nararamdaman lamang at hindi nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan, o naaamoy. Maliwanag ba mga bata? Sige nga, sabayan ninyo ako at ulitin natin kung ano ang pangalang di konkreto o abstract. Ang pangalang di konkreto o abstract ay tumutukoy sa bagay na nararamdaman lamang at hindi nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan, o naaamoy. Tignan nyo sa inyong handout at isagawa natin ang gawaing una, titik A, sa bahaging pagyamanin. Hanapin sa kahon ang di konkretong pangalan upang mabuo ang pangungusap. Sundan nyo ako habang tinatalakay natin ang bawat isa. Ang mga salita sa kahon ay takot, paaralan, paniniwala, pasensya, galit, pagmamahal, tandaan ng pagpipilian. Unang bilang. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nagbabalik loob sa kanilang patlang sa Diyos. Ano ang tamang sagot? Paniniwala? Tama! Pangalawang bilang. Sa loob ng 2 buwan, tayo ay isinailalim sa General Community Quarantine o GCQ at limitado ang pagpunta natin sa mga lugar upang makabili ng ating mga pangangailangan dahil sa patlang na mahawa ng virus. Anong tamang sagot? Ang tamang sagot ay takot. Tama! Ikatlong bilang. Sumunod ang iba na mamalagi sa bahay subalit may matigas ang ulo. Kaya galit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ngunit nangingibabaw pa rin ang patlang niya sa sambayanang Pilipino. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay pagmamahal. Tama! Ika-4. Patlang ang kailangan ng mga guro sa pagpapaintindi sa mga magulang tungkol sa tinatawag na new normal na pamamaraan sa pag-aaral ng mga kabataan. Anong sagot nyo mga bata? Correct! Ika-5 katanungan. Nangibabaw ang patlang ni Amanda sa kanyang kalaro dahil sinira nito ang pinakamamahal niyang laruan. Ano ang sagot dito mga bata? Tama! Galit! Nakuha niyo lahat mga bata? Mahusay! Ay ating sagutin ang gawain una. Hanapin ang mga di konkretong pangalan na makikita sa pangungusap. Unang bilang. Labis ang pag-aalala ng mga magulang ni Alfred dahil siya ay naligo sa dagat na nag-iisa. Alin ang di konkretong pangalan dito sa pangungusap? Tama! Pag-aalala. Ika-2 bilang. Ang kalungkutan sa bawat puso ni Numan ay makikita sa kanilang mga mata. Nasaan ang di konkretong pangalan? Kalungkutan. Tama! Ika-3 bilang. Masaya ang lahat kapag natapos na ang COVID-19 sa buong sanlibutan. Ang di konkretong pangalan ay tama, masaya. Ika-4 na bilang. Malaki ang aking paniniwala na ang Diyos lamang
ang nakakaalam ng lahat. Ang di konkretong pangalan ay Paniniwala. Magaling! Ikalimang bilang. Ang kaunlaran ng ating bayan ay nasa kamay ng ating pamahalaan. Ano ang di konkretong pangalan dito? Magaling! Kaunlaran! Palakpakan ng sarili, mga bata! Hayan, mga bata! Natutunan na natin ang pangalang di konkreto. Nawili ba kayo sa ating aralin? Nasagot niyo ba ang mga tanong ko ng tama? Nagagalak ako, mga bata, at nadagdagan na naman ang inyong kaalaman. Ating ipagpatuloy ang pagtalakay sa ating aralin tungkol sa pangalang di konkreto o abstract. Ngayon, sasagot tayo ng isang maikling pagsusulit. Ayon sa panuto, basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang wastong titik ng iyong sagot sa inyong sagotang papel. Unang bilang. Alin sa mga salita ang kabilang sa di konkretong pangalan? A. Maganda. B. Mapait. C. Pananampalataya. At D. Matibay. Ano ang tamang sagot? Ikalawang bilang. Ano ang tawag sa tumutukoy ng salitang maari nating hawakan? A. Pamilang na pangalan. B. Konkretong pangalan. C. Di konkretong pangalan. O D. Di pamilang na pangalan. Ano ang tamang sagot? Ikatlong bilang. Pumupunta tuwing Linggo sa simbahan si Nilda. Matatag ang kanyang patlang sa poong may kapal. A. Suliranin. B. Pandama. C. Simpatya. O D. Paniniwala. Anong tamang sagot? Ikaapat na bilang. Sinasamba niya ang kanyang kagandahan sa salamin. Ano ang di konkretong pangalan? A. Babae. B. Salamin. C. Sinasamba. O D. Kagandahan. Ikalimang bilang. Hindi napigilan ni Ernie ang kanyang galit nang tinamaan siya ng bola. Alin dito ang di konkretong pangalan? A. Galit. B. Bola. C. Ernie. D. Tinamaan. Ano ang tamang sagot? Ayan! Natapos na ang pagsagot. Ibig sabihin ay dito na rin nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa leksyon ngayong araw? Isulat lamang ito sa inyong ipapasang kwaderno. Kung kayo naman ay may gustong batiin o awiting gustong marinig sa susunod na pagsasahim papawid, isulat lamang ito sa inyong kwaderno at atin itong bibigyang daan. Ang ating susunod na aralin ay tungkol sa pagwawangis o metapora. Inaasahan ko po ang inyong pagtutok sa susunod nating pagsasahing papawid. Sa puntong ito, gusto nating pasalamatan ang nagsulat ng ating episode para sa araw na ito,
na si Binibining Olympia T. Manzano at sa lahat ng bumubuo ng STO Isabela RBI Production Team. Muli, ako si Ginoong Terence Chris Arellano, ang inyong guro sa radyo. Laging tandaan, ang edukasyon ay ang pundasyon kung saan itinatayo natin ang ating kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam! Sa ating henerasyon, sa daan ng pagkatuto, ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.